Mang Tomas, naiintindihan ko naman eh, kasi hirap din talaga yung mga tao ngayon. Pero, kapit lang tayo. I mean, Father, may naisip lang ako kagabi. May sasadya sana ako sa inyo. O, sige. Isip ko lang, pati hindi tayo mag-concert. Kasi, kahit maliit lang, napanood niyo ba yung mga bata? Talented kasi ito si Rafa at saka si... Sila, Pio. Pio, oho. Diba? Tsaka yung mga kaibigan nila. Pwede tayong magigayat ng mga kabataan para mag-perform din, di ba? Ako na ang bahala maghanap ng sponsor. Oh, Debra. May kailangan tayo pag-usapan. O, teka, anong problema eh? Para kang tigre kung makatingin ah. Si Tomas, nanghihingi ng donasyon para sa simbahan? Aba, hindi ko alam yan ah. Huwag ka na magmaang-maangan. Yung negosyanteng nakausap namin, kinausap din niya, nanghihingi siya ng tulong sa pagpapatayo ng simbahan. Wala akong alam dyan. Huwag kang mag-alala, kakausapin ko si Tomas. Paano kita pagkakatiwalaan ni sarili mong tao? Hindi mo masuya to! Debra, sandali lang! Ma, may sakit ka? May naamoy lang ako, Adjan. Ano? Ha? May naamoy akong shampoo. Ah, ayaw mo nang amoy shampoo? Ha? Amoy shampoo? Hindi parang hindi. Ayaw. Ay, mo amoy shampoo. Nailo ka, nasuka ka, buntis ka. Oh! Ako ba lang buntis? Nailo, nasuka, merong amoy na ayaw ko. Kaya buntis ka. Mauna na ako sa iyo, parang salamat na lang, ha? Salamat. Alagaan mo sarili mo, ha? Kasi yung bata, kailangan maging malakas. Tsaka, hindi ka dapat maging masungit. Dapat lagi kang masaya, tsaka mabait. Para ganun din yung baby. Masaya, mabait, hindi masungit. Tsaka, lagi kang dasal kay bro, ha? Kasi yung baby na yan, angel yan, bigay ni bro sa'yo. Kaya alagaan mo yung angel ni bro, ha? Naregalo niya yan sa'yo. Para hindi ka na bruwa. Salamat sa advice mo, parang. Ingat! Thank you. Okay naman. Diba, sinabi ko na sa'yo na kapag kumakain ka, ayusin mo naman. Tignan mo, kalat-kalat, lunod na yung mga kutsara mo. Ay. Sorry ah, tum na kasi ako eh. Saan ka ba galing? Alam mo, dami-dami na nagsusumbong sa akin na kung sino-sino na lang daw ang sinasamahan mo. Yung boring dito sa bahay. Eh, hindi yung sapat na dahilan para sumama sa mga taong patapon ng buhay. Eh, sa gusto ko silang samahan eh. Tapos ano? Gagawa ka na naman ng katarantaduhan? Magpapakulong ka na naman? Magnanakaw ka na naman? Eh, di ba ang pake mo? Oh. Aling Rose, parang ganda mo. Ganda ko, no? Ah, maliit ako kasi. Kailangan mo ng tindera dito. Pwede ako apply. Kaya ko yun. Galing ako magbenta. Bisyoso. Hindi. Gusto mo sample? Handali. Ay, mga suki! Ayan, ang galing-galing, oh. Ang sarap. Ang lambot ang tinapay. Bili na kayo, mga suki! Baliw kayo. Paano ka magbebenta? Baka imbis na makabenta ka, eh. Mapermisyon mo tinta ko. Alis. Aling Rose, hindi ako baliwa. Pangit ka. Alis! Aalis ka, sprayan kita. Ang tao, pamasama, ang ugali, ang pangit. Ang pangit ka! Huwag mo akong pagsasalitaan ng ganyan, ha? Ako pa rin yung tatay mo. Kundi dahil sa akin, nasa Boys Town ka pa rin hanggang ngayon. Tatay, kailan pa? Pagkakamali mo lang naman ako ng bata, di ba? Na hindi nga ako lumaki sa'yo eh. Tapos ngayon ka na nga lang nagiging tatay, sinusumbat mo pa. Ano ba gusto mong gawin ko? Pabayaan na lang kita? Sorry ulit ha. Alam mo, panira ba ako sa buhay mo? Gusto mo na ako mawala eh, no? Para matuloy mo yung kabaklaan mo. Hindi ko pinipilit sa'yo kung ano ako. Pero sana respetuhin mo ako bilang tatay mo. Oh, Rafa! Buti naman nandito ka. Oo naman, siyempre. Ay, ito baso ah. Pasensya na, medyo narate lang ako ah. Pero, ready kami kahit anong gusto mo ipagawa sa amin.
Pires baka pandala. At your service, mga ma'am. Teka, magpatugtog muna tayo para gumaan yung trabaho. Ayan. Ah, ito eh. Uy! Thank you, thank you. I love this band. Talaga? Alam mo, paborito ko rin sila. Sobrang underrated nga nila eh. Medyo hindi nga lang sila ngayon, pero alam mo, sisikat din yung mga yan. Oh, napakinggan mo na ba yung 2018 album nila? The best. Sandali, sandali lang. Ha, sige. Tanggap ako. Tanggap ako. Oh, eto. Ha? Eto. Ano yan? Maglaro ka doon. Sige na, Barang. Sige na. Maglaro ka na doon. Sige na, Barang. Trabaho gusto ko eh. Barang, sige na. Doon na. Maglaro ka doon. Dali. Doon. Trabaho gusto ko para sa mga anak ko eh. Hindi naman to eh. Trabaho gusto ko. Bakit ka ba nandito, Barang? Umalis ka nga! Ang laga! Ganang gugulo ka dito! Alis! Alis! Sige na. Doon! Naling ako magtinda eh. Doon ka sa malayo. Mamalasin ako dito. Kasi Barang, kaya minamalas yung negosyo ko. Lapit ang lapit. Pio, ikaw din. Uminom ka na ng tubig. Kanina ka pa nagtatrabaho. Alam ko, pagod na pagod ka na. Ayos lang ako, Mira. Saka tama ka. Swak na tong tubig. Tubig na lang. Pawis na, pawis ka na, oh. May bakal ka bang pamalit? Baka magkasakit ka niyan. Salamat, Mira. Pero tuloy muna namin itong ginagawa namin. Sigurado ka? Oo. Salamat. Tuloy na namin ito, ha? Oh, sige. Kunin na namin ito. Okay. Sige, ako lang nila. Kailangan ng tulong? Ayos lang. Salamat. Ako na. Sige. Salamat. Thank you, Mira. Ubusan mo yung Pio, ha? Salamat. Mira. Gusto mo si Pio, no? Ha? Oo. Gusto ko siya kasi mabait siya. Matulungin, masayahin. Tsaka marami kasi siyang alam sa trabaho. Tingin ko, marami akong matututunan sa kanya. So, crush mo nga siya? Crush? Diba yun yung pag hinahangaan mo yung isang tao? Oo, pero paano kung maging malapit pa kayo sa isa't isa? More than friends, yung boyfriend-girlfriend, ganun. Joy, wala pa yun sa isip ko, no? Ikaw ba? Bakit gusto mo na magka-boyfriend? Di rin, no? Si Rafa, paano pag naging boyfriend mo siya? Di ba crush mo din siya, magkalapit din rin kayo? Magkaibigan lang kami ni Rafa, Mira. Tsaka may iba na may gusto sa kanya, no? Ayoko na magkagulo pa kami. Eh, paano kung ikaw yung gusto niya? Magandang araw, ho. Hi. Yes, ma'am. Flowers po. magtatanong lang talaga ako. Teka, kayo si Madam Expose. Naku, buti naman ho at napadalaw kayo dito sa amin. Flowers po ba para sa kasal niyo? Ay, hindi. Magtatanong lang talaga sana ako kung kayo yung nagsusupply ng bulaklak kay Debra. Ah, hindi po. Baka ibang flower shop po yung tinutukoy nyo. May iwan ko na ho kayo. May trabaho pa ho sa loob. Yung sino ba may-ari nitong flower shop? Po? Ako po. Ay, sir. Hello. Magtatanong lang ho ako. Kayo po ba'y nagsusupply ng bulaklak kay Debra? Ang dami kasi naming kliyente. Tsaka hindi ako madalas magbantay dito. Kaya hindi ko alam kung sa amin umu-order ng mga bulaklak si Debra. Pero naman meron kayong records, di ba, ng mga benta ninyo at saka yung mga umu-order sa inyo. Baka pwede ko masilip. Pasensya na, Miss Eva. Medyo busy kami ngayon eh. Dami orders. Kahit paanong sabihin na si Monean, hindi na ako magtitiwala sa kanya. Tagal ko naghintay. Para saan? Para sa wala. Nagkamali ako ng tingin sa kanya. Nagkamali tayo ng kinampihan. Hina-hina lang pala niya. Totoo yan, ate. Akalain mo, sariling tao niya kaya siyang paikutin. At yun nga, ikababagsak niya. At hindi ako sasama sa kanya. Eh, ate, paano na yan? Wala tayong kapit dito sa Hermoso. Paano natin mapapatayo yung healing dome mo? Hindi lang naman si Simon ang pwede nating kapitan.
Nandiyan pa si Miguel. Alam ba ng lolo at kuya mo to na tumutulong ka dito sa simbahan? Siyempre, hindi. Pero, hindi din naman ako natatakot na malalaman nila. Wala namang mali sa ginagawa ko. Sila ang may ginagawang mali. Sila ni Aling Deborah. Ano nga palang plano mo dyan? Nalarinig mo yung tungkol ka Aling Deborah. Naayos mo na ba yung video na nakunan mo? Hindi, wala pa rin yun. Nakausap ko si Ate Eva, pero... yun nga eh, wala akong pruweba. Pero, wala makakapigil sa akin. Hanap ako ng paraan para malaman ang lahat na fake sila. Pero, Rafa, yung lolo at kuya mo mag-aalala yun. Oo, pero... mas okay na din siguro yun eh. Alam mo, Pio, ayokong manalo sila sa election eh. Baka sa pagkatalo nila, ma-realize nila lahat. Di tama yung mga ginagawa nila. Mama B, sigurado ka ba na kaya mo? Oo naman! Kaya ko yun. Ang bigay ni bro yun, kaya kaya ko yun eh. Huwag kayong mag-alala ng dalawa, ha? Tsaka, minsan pag wala kayong gawa, dalawin nyo si Barang doon para makita nyo kung gaano kasipag si Barang, ha? Tsaka, alam nyo, natutuwa ako kasi, opisina daw yun eh, pero maliit lang yun kumpara dito sa buong Hermoso. Eh, dito nga nililinis ko lahat-lahat, nangangalakal ako. Kaya, salamat bro ah. Tsaka makakatulong na sa inyo si Barang. Hindi na pabigat sa iyo si Barang. Lahat-lahat ng gusto niyo mga anak ko, pwede ko nang bilhin. Ikaw, yung cellphone mo, pwede ko nang bilhin. Mira, nagkaka-cellphone ka na. Congrats, Ate B. Oo, congrats din! Halika nga rito, tatlo tayo yakap. Yakap tayo, yakap na, yakap nanay. Ayan, bro, salamat ah. Tsaka salamat sa mga anak ko ah. Okay na ako bro, trabaho, tsaka anak, meron. Alam ko yung delivery ng isang paleta ng puro tiles. Darating din mamaya, so be aware na lang. Salamat sa pagdala anak, nakalimutan ko kasi kanina eh. Kuno na kasi iniisip eh. Ano? Hindi, wala. Sige, sibat na ako. Oo pala. Pingin pa lang allowance. Dito ka na lang muna. Pag-aralan mo yung kumpanya, kung anong ginagawa namin dito. Bakit? Anak, hindi naman habang buhay maaabutan kita. Gusto ko lang na maging responsable ka. Responsable? Wow, big word ah. Sa'yo pa talaga manggagaling yan? Ayaw mo talaga pag-aralan yung kumpanya? Palang araw, ikaw din magmamana nito. Yung pala, kung mamanahin ko lang din pala, wala namang kailangan baguhin, di ba? Keep up the good work na lang. Ang gusto ko lang kasi ay magkaroon ka ng magandang future. Hindi mo pwedeng itapon lahat ng oportunidad na binibigay ko sa'yo. Eva! Mayor! Hinahanap mo daw ako. Hmm? Well, si Miguel Husana, pero sabi ng staff umalis daw siya. So ano, tungkol sa kasal nyo? Dito ka natitira? No, sir. I would just like to get your statement on this. Saan ang galing to? Kumakalat ho yan sa lahat ng residente ngayon ng Hermoso. Wala nakakaalam kung sino nagpapadala. Hindi ho natin alam kung saan ang galing. Kung sino man ang duwag na yan, sinisiraan lang niya ako. Siyempre, panahon ng eleksyon, black propaganda. So, wala ho kayong idea kung sino nagpapakalat nito. I mean, sir, it could be a story worth pursuing. Eva, hindi ka na bago dito. Nag-aalala lang ako. Alam na ng mga tao kung gaano kang kalapit sa pamilya namin. Oh, how would it affect your integrity kung ipupursue mong isang kwento na walang basehan? Ang kaugnayan ko lang sa inyo, sir, ang batang dinadala ko. As far as my professional opinion is concerned, papanig ako sa katotohanan. Lagi ka nalang nalilate sa pagpasok, ha? May problema ho ba? Patid ko na may panibagong kumakalat na paninira sa akin. Sa amin. Ngayon, gusto kitang tanungin ng diretsahan. May kinalaman ka ba doon? Wala akong alam tungkol doon, Mayor. Hindi ko naman ho pinababayaan yung kampanya ninyo. Wala kayong dapat ipag-alala. Talaga ba? Nakasisiguro ako na mapagkakatiwalaan ka. Nakasiguro ako sa
katapatan mo. Sige, may pagagawa ako sa'yo. Pumunta ka doon sa simbahan. Suhulan mo lahat ng mga volunteer doon. Patigilin mo sila sa mga ginagawa nila. Mayor, kailangan po pang gawin yun. Bakit may problema ba? Bakit ba ako yung kinakausap nyo sa Healing Dome? Si Lolo yung nangako sa inyo, di ba? Wala na kaming tiwala sa lolo mo. Kaya nga ikaw ang kinakausap namin. Wala akong mapapangako sa inyo. Eh, hindi pa nga ako nananalo eh. Mananalo ka? Dahil nasa panig mo ko. Dumadagsa na nga yung mga dayo dito sa Hermoso nang dahil sa akin. Ngayon pa lang naaamoy ko na yung tagumpay. Ano yun ay kung aayusin mong diskarte mo sa buhay? Sa pagkakaalam ko, may kaumpisa lang ho nila ngayon. May una na hong sumira nung pundasyon na ginawa nila. Hindi mabuti. Sabutahihin natin ulit para mapagod siya sa pagpapagawa ng simbahang yun. Oh. Pero Mayor, sumusuway ka ba, Tomas? Pero sir, sa abot po na makakaya ko, ginagampan ako naman yung tungkulin ko eh. Pero tumutulong ho ako sa pagpapatayo ng simbahan ngayon. Malaki ho na itulong nila sa pagaling ho ni Rebecca. Anong tulong? Hindi ba ako tumutulong sa'yo? Ayoko isipin ni Lolo na binabypass ko siya. Ay, mahina palang buto nito eh. Ano sabi mo? Eh, hindi mo ba kaya mag-desisyon mag-isa? Hindi ka man nagtataka kung bakit dumadami yung supporters ng Lolo mo. Pero yung pagkapanalo mo, hindi sigurado. Hindi mo ba naiisip na baka walang kumpiyansa yung mga tao sa'yo kasi iniisip nila magiging puppet ka lang ng lolo mo. So, iniisip mo, iba lang ang nagpagaling sa asawa mo. Wala naman nung imposible. Sa Diyos eh. Sa Diyos. Ngayon, kung pagpipilihin kita, sinong pipiliin mo? Ang simbahan? O ako? Wala naman silang masamang epekto sa pagtakbo ninyo. Pero, hindi ko po magagawa yung pinagagawa nyo sa akin. Baka pwedeng ibigay nyo na ho to sa akin. Hindi ko naman ho pababayaan yung kampanya ninyo. Tomas. Mayor Simon. Tomas. Labas! Suporta ang hinihingi namin sa inyo. Hindi yung mga pangingialam nyo. Oh. Kung gusto mo talagang manalo, kailangan mo ng kumilos at piliin mo mabuti kung sino-sino yung makakatulong sa'yo. Isipin mo rin. Kasama ba doon ang lolo? So, sinasabi nyo, Lo, hindi mapagkakatiwalaan si Tomas? Ang alam ko lang, hindi niya magagawang pahirapan si Namira at Joy kasi malaki ang pagkakautang ng loob niya sa kanila. Pero, dapat alam niya na malaki din ang utang niya loob niya sa atin. Malay mo, it's just a face. Fresh pa kasi ang himala sa asawa niya. Baka naman pag nangailangan na siya, magbago ang ihip ng hangin. Sa ngayon, kailangan nating ingatan si Tomas at mag-ingat ka rin sa mga tao sa paligid mo. Hindi ko lang siya kasi talaga mapakawalan sa ngayon dahil malaki pa ang pakinabang ko sa kanya. Ano ibig niyong sabihin? Lumapit sa akin si Eva. At ang sabi niya, may mga naninira sa pamilya natin. May nagpapakalat ng paninira sa lahat ng mga taga-Hermoso. Eh, sino daw nagpapakalat? Hindi kaya si Tomas talaga yung gumagawa nun? Kilala ko si Tomas. Meron siya siguro mga ibang gusto gawin. Pero matalino siya, hindi niya magagawang kalabanin ako. Ayun na, ikaw ang tatanungin ko. Meron ka bang napagsabi ang iba tungkol sa mga pinagagagawa natin? Siyempre naman, Lo, wala. Hindi, kasi tayong tatlo lang naman ang nag-uusap eh. Tayong may alam sa mga gawain natin. Kung hindi si Tomas yun, hindi dapat ikaw ang paghinalaan ko. Wala. Wala ako ibang kausap, Lo. Okay. Excuse me lang.
na ako lang. Okay. Excuse me. Alright. Bye.